Hey guys, ito yung mga smartphone na iwasan nyo mabili ngayon taon. Starting dito kay Redmi A2 Plus. 3.5 lang yung kanyang SRP sa may 364 na version. Pwede na yan pa sa may 3.5 na SRP. Ang problema nyan sila Infinix Smart 8 at Tecno Spark Go sa may 464 din na version. Same price din sila, pero naka-punch hole yun. At naka 9-tier sa display, naka-type-C pa na charging port, at mas malakas sa processor na meron Unisoc T606. Kaya para sa akin, negative mas si Redmi A2 Plus ngayon. Pangalawa itong sa Itel A70, 4,000 yung SRP niya sa Mi 4256 na version. Masyado mataas yan para sa Mi 4,000 lang na SRP. Ang problema yan lang yung mataas sa kanya. Dahil sobrang hina ng kanyang processor. Sa sobrang hina, hindi niya kaya malaro ng GTA ng smooth. Masismooth pa sa GTA CBBY11 na sobrang luma na. Tapos wala pang 5 GHz sa may Wi-Fi. Kaya sobrang bagal na magda-download dito. Mas okay pa yung lumang Itel S23. Naka 5 GHz na Wi-Fi, naka 9-tier sa display, at mas malakas sa processor. Para sa Mi 4128 lang na version, 4,000 din yung SRP niya or mas mura na nga rin ngayon. Pangatlo ito si Tecno Spark 20C. Bagong labas na ito guys. Ang kaso sa dami lumabas ng mga Tecno ngayon na sobrang mga susulit. Pero bukod na ito si Tecno Spark 20C, ang hindi sulit sa mga kanilang mga nilabas. Dahil siya ang mayroong pinakamahin ng processor dyan na mayroong Hiju G36 lang. Mas malakas pa dito si Tecno Spark Go na meron 3.8 lang na SRP dahil 4.7 yung SRP ni Tecno Spark 20C. Pangapat itong si Oppo A18. Actually, maganda naman ang smartphone na ito kung Oppo ang gusto nyo. Dahil para sa may 6,000 na SRP, is naka G85 siya at 4128 na version. Ang problema kung i-compare natin ito sa ibang smartphone brands, sa around 5,000 to 6,000 na mga SRP. Ay doon mo na makikita na napakapangit ang specs ng Oppo A18. Dahil lang dyan nga sila Itel P55 5G at Infinix Hot 40. Panglima at pang-anim, pagsasamahin ko na sila BBY 17S at BBY 27, saka yung bagong BBY 27S. 6,000 din yung SRP ni BBY 17S. Halos same specs lang to ng Oppo A18. Mas lamang pa nga si Oppo, dahil naka 90Hz yun. At naka 60Hz lang si Vivo. Tapos dati pang 7,000 yung kanyang SRP. Kaya negative na talaga yan para sa akin ngayon. Si BBY 27 at BBY 27S. Simple lang yan guys. Processor lang yung nabago sa kanila. Dahil naka G85 si Y27 sa may 8,000 na SRP. At Snapdragon 680 naman si BBY 27S. Sa totoo lang guys, hindi naman nagkakalayo ng mga performance yung dalawang smartphone na yan. Tapos kulang 10,000 pa yung BBY 27S. Napakamahal. Makakabili ka na ng 5G na smartphone or mga naka-AMOLED curved display sa may ganyang presyo ni Vivo ngayon. Kaya para sa akin napaka-overpriced na yan. Next naman itong si Realme C51 at Realme C53. Si Realme C51 napakamahal na yan para sa may 5,000 na SRP sa may 364 lang na version. Tapos biglang maglalabas nga si Realme ng Note 50 sa may 3.5 lang na SRP na literal same po lang ng C51. Pinamura pa yung presyo. Kaya para sa akin wala nang reason para bumili ng C51. Tingnan dyan na ngayon mas mura ng Note 50. Si Realme C53 naglabas din ang bagong version niya sa may 9,000 na SRP sa may 256 na version at 8,000 naman sa may 6128. Napakamahal din na yan dahil nga mas lamang pa yung specs ng Infinix Hot 40 Pro na mas mura dyan na mayroong 7.5 lang na SRP. Dahil naka-punch hole yun. 1/23 sa display. Hiju G99 na processor itong si Infinix. At Unisoc T612 at 9/3 sa display at teardrop notch lang itong si Realme. Masyadong mahal yan kung i-compare mo sa ibang brand. Pang Xiaomi itong si Tecnocamon 20 Pro 5G. 12,000 yung kanyang SRP. Ang kaso napakalakas talaga niya mag-init at di na yung madadaan sa may software update. Mas okay pa mag-Tecnocamon 20S Pro 5G na lang tayo. 11.5 lang yung kanyang SRP. Pero same specs siya ng Tecnocamon 20 Pro 5G. Pero hindi malakas mag-init sa games yan at mas mura pa. Ganun din si Infinix Note 30 VIP. Negative din ako dun guys. The same processor lang naman ng Tecno yon. At pang-sampo itong si BBY 36 4G at yung 5G na version. Napakamahal na yan para sa may 13K na SRP sa may 4G lang na version. Tinak Snapdragon 680 lang siya. Same ng Y35 last year na bago lang na konti yung design sa kasama yung display. Pero same pa rin ang last year. Makakabili ka guys ng around 6,000 lang to 7,000 na mayroong Snapdragon 680 ngayon. Mas malakas pa dito yung G99 na processor ni Tecno na mayroong 7.5 lang na SRP. Ilan lang yan guys sa mga smartphone na iiwasan natin ngayong taon. Napakarami pa. At di matatapos yung video na ito guys kung iisa-isayin natin sila. Thanks for watching.